Real quick, ano ba yung 10 palatandaan kung puppy miller ang isang tao? Nako po, ano yan? Nakakainis. Nakakagalit. Ano yung may madungis lang ng konti? Hi guys, this is Dog Coach Francis and welcome back to my channel. Kasama ko ngayon ang aking ever lovely, smart, and trusted sidekick, si Serena, na isang golden retriever. Diba? Okay, sa video na ito, susubukan natin magbigay ng linaw kung ano ba talaga ang isang puppy miller. At the same time, manunod tayo ng isang reported na vlogger. Okay, sinend sa akin kasi personally, private message, yun, kumbaga parang nagsumbong sila sa akin na meron isang tao na puppy miller and very stressful daw yung mga videos coming from a pet parent and they suspect na this is a puppy miller disguised as a vlogger or maybe a puppy miller which is a vlogger, hindi pa natin alam pero panonorin natin, mag-investiga tayo sa pamamagitan ng panonood ng mga videos nito. Pero, para hindi tayo makasuhan, kasi baka kung ano yung masabi ko, i-blur natin yung muka and babagoy natin ng konti yun boses. Pero madali lang naman mahanap ito. Okay? Pero, sige. Simulan na natin at tingnan natin kung manonood din si Serena. Bago natin simulan, i-discuss ko muna sa inyo real quick. Ano ba yung 10 palatandaan kung puppy miller ang isang tao? 1. Yung mga aso, medyo madumi, the place is unclean, and generally, sa palagay mo, unang tingin lang, sa palagay mo, parang medyo unhealthy yung lugar at hindi dapat nagbibreed ng mga aso doon. Susunod ay, kadalasan itong mga puppies na to, dahil nga nagtitipid sila, unvaccinated. Kung vaccinated man, hindi ito permado ng isang licensed vet na meron PRC number. Susunod, yun mga puppy millers, hindi nila kayo papayagan na bumisita doon sa bahay nila. Bakit? Kasi nga ayaw nilang makita kung ano or kung papaano nila inaalagaan at binibreed yung mga aso. Isang malaking question mark na yun at isang palatandaan na maaaring puppy miller ang inyong kausap. Susunod, multiple breeds are available. Ibig sabihin, ang dami nilang aso na binibreed. Kumbaga, wala silang specialization. Kung ano yung sikat, yun ang ibebenta nila at yun ang ibibreed nila. Susunod, maaaring yung mga aso ay nagpapakita ng mga kakaibang ugali na hindi normal na napapanood o nakikita sa isang tuta sa edad na yon. Maaaring nagpapakita sila ng aggression, anxiety, o kaya naman baka meron din sakit. Pero yung ugali ng aso ay hindi yung typical na makikita nyo. Pero again, kailangan i-check nyo muna yung mga ibang punto na sinabi natin para malaman nyo kung talagang puppy miller yung taong yun. Susunod, yung edad ng aso. Kadalasan, sasabihin nila 2 months yung aso which is the earliest pero ito rin yung pinaka-cute nila. At dahil nga hindi kayo nakakabisita dun sa bahay, hindi nyo rin malalaman kung ano yung ugali ng aso na to pag laki niya. Susunod, puppies are too young to leave the mother. Tandaan, usually mga 2 months or 8 weeks bago dapat may ialis ang isang puppy doon sa kanilang litter or doon sa nanay. Kadalasan din pag binibenta ito sa mga pet store, itong mga aso na to ay mas maagang inihiwalay para pagdating doon sa pet store, mga 2 months na sila saktong-sakto para maibenta sila. Ngayon na-highlight na natin kung ano yung mga punto para masabi na puppy miller ang isang tao, panonoodin na natin itong video na ito. Light blue. Ang taba. Ang taba niya, mga pet friends. White blue shell. Galing niya sa atin. Galing niya sa kennel natin, mga pet friends. Okay, so galing daw sa kennel nila, pero yung title dito kasi, kung paano daw nagsimula, at nagsimula siya bilang isang backyard dog breeder. Kadalasan din naman kasi ng mga puppy millers, ay mga backyard breeders itong mga ito. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng backyard breeder ay puppy miller, pero marami sa mga puppy miller ay backyard breeder. Yan ba sa American Bully? Yan, mga anak natin yan, yung mga American Bully natin na dumakating sa atin. Yan ang nabibili nyo.
breed natin yun, mga ka-friend. Okay, so breed daw nila yung mga nabibili nyo. Sino kaya yung mga bumibili nito? Kadalasan ito siguro yung mga naloloko. Or maaaring nagpapaloko. Kung nanonood kayo ng video na to, siguro hindi naman kayo yung tipong tao na nagpapaloko. Pero ang ginagawa natin is we're trying to educate. And maybe you can just share this video para mas marami pa ang makapansin sa YouTube algorithm at mas marami din ang makapanood na huwag gawin itong mga to. Huwag i-follow to. Pero medyo mahal pa ng konti. 25,000 mga ka-friend. Pero panalong-panalo kayo dyan. Yung kamay, yung taba, tsaka yung kakawan yun. Paano ka mananalo? Mura nga yung aso pero maaaring meron siyang sakit at meron behavior problem ito paglaki, which is gagastos ka para sa dog trainer, gagastos ka sa vet bills. So, panalo ka ba doon? My goodness! Ito na! So, ito na daw yung mga breeder nila. Mukhang mainit. Dahil bubong lang yun, wala man lang kisame and wala tayong nakikitang anyway na parang masyadong ventilation and patong-patong yung mga aso. So kumbaga, hiniwalay na nila, dinala nila sa medyo magandang lugar yung mga puppies. Pero ito na yung mga nanay, ito rin yung mga binibili ng mga ilan. Ayan, so stress. Ayan, isa rin yan sa mga marketing terms ng mga masasabi kong puppy mailers or hindi nila alam kung ano yung pinagsasabi nila. Long coat, short coat, which is they're describing kung ano yun physical attribute pero hindi naman yung general na standard na sineset ng isang kennel club. Katulad ng AKC or kung ano man local kennel club meron dito sa Pinas. Ayan, buntis mga ka-pet friend kung ano man yung tawag niya. Pero I don't want to be your friend. And I'm sure these dogs, if only they can talk and they can choose, they don't want to be your friend. Okay, so ito yung problema din kasi pag dito nilang binibreed sa mga ganitong klaseng condition, hindi masaya yung aso. Kumbaga, the dogs are unable to live the best life that they can have. Ang purpose lang nila is manganak. Pag nanganak ka na, tatanggalin na yung mga puppies mo, stress na siya, tapos sa susunod na pagkakataon na pwedeng mabuntis ulit yung aso, ibibreed nila ulit. Dito na lang yung tinatawag na nalolo siyang yung aso. Ayan. So mapapansin nyo dito, ang daming mga breeds, no? So, na-check na kaagad yung, ano, yung listahan na sinabi natin kanina. And ito, yung nail ng aso. My goodness. Napakahaba, halos nag-curl na siya. Ibig sabihin, hindi nalalakad to. Nandito lang sila sa isang sulok ng bahay na maliit ang kulungan. Tapos, walang interaction. Medyo nagpapakita nga ng konting reactivity pa nga itong aso. So, tandaan nyo, kung itong mga to nanganak, chances are, yun din ang makukuha nyong behavior sa kanila. Medyo masasabi ko, papalapit na tayo doon sa criteria na pwede natin sabihin maaaring puppy miller itong tao na to. Ayan. And syempre, gagamit siya ng special effect na natutuwa. Tayo, hindi tayo natutuwa. Ayan, mukhang init ng English bulldog na to. Kawawa naman si mommy dog. Stress? Ito, yung mga anak. Tapos napaka-dumi ng paligid. My goodness. Sana i-check ito ng BAI. Ay, yung mga binibig sa inyo. Ayan. Yung mga binibenta nila sa inyo, yung mga binibenta doon sa Arangke, sa Cartimar, doon sa Tiendecita, sasabihin ko na ha. At kung ano-anong bilihan ng mga aso, eto na yon. Baka nga ito pa yun, okay, medyo okay pa nga siguro to eh. Baka meron pa mga mas malala. Nakakainit lang ng ulo, ano? This guy has the nerve to even vlog this. This is evidence.
magulang. Ayan. Kita nyo, ears backward, mouth closed, tapos tinitingnan niya yung isang bagay na nagpapastress sa kanya. This mommy dog is not happy at all. Kawawa naman. Oh my goodness, look at this living condition. Ang daming aso. What do you mean madungis lang ng konti? Gusgusin. Alam niyo, ang dami kong mga bully na naging estudyante, medyo reactive sila. And then, pag tinatanong ko saan nakukuha, some of them would probably say na hindi namin alam. Some people na nag-i-inquire, tinatanong namin, they lie about it. Well, of course, we give them the benefit of the doubt that we believe everything that they say. Pero minsan pa nakikita namin, it all boils down, pangit yung breeding, pangit yung pagpapalaki. So, ganun yung nangyayari. Benta na naman. Walang welfare. Kawawa naman yung mga aso. Lumabas tayo, no? Diba? Tapos ang dilim-dilim. Yung ilaw lang is nanggagaling dun sa ilaw na ginagamit niya for vlogging. Nako po! Ano yan? Can we just agree and sabihin na natin malamang sa malamang puppy miller itong taong ito? And then para sa mga nanonood nito, kukunti lang tayo. We're just trying to build our community here. We're trying to look for like-minded individuals na ako mismo for as a dog behavior professional and as a dog lover. Nakakalungkot pinapanood to. Kung tutusin, nandun na ako, over na ako sa lungkot eh. Nakakainis. Nakakagalit. This is abuse. Actually, mas marami pang followers tong taong to kesa sa community natin dito sa Dog Coach Francis. Baka sabihin ng ilan dyan, naingit ka lang kasi mas maraming followers dyan eh. Hindi ko rin maintindihan eh. And I don't care. Okay? We're not making money doing this video. We're actually losing even more money. Pero importante is we want to educate the public. We want to be able to share, at least magkaroon ng counterbalance para sa mga ganitong klaseng activities. Hindi ko sasabihin na napakalinis ko, okay? Pero this is all wrong. Alam nyo, mag-i-election na. Tanungin nyo dun sa mga taong tatakbo, ano yun? Kasi marami naman sa atin pet lovers na eh. At dumadami pa tayo. Dumadaming mga pamilya ngayon ang merong alagang aso. So we want to educate more people as much as possible. At iilan lang naman tayo sa YouTube dito sa Philippines na nagsasalita against these breeding practices. So sasabihin ko na yun, then I'm gonna be one of those people leading the way and then I will not stop creating content para kontrahin itong mga ganitong practice hanggang magbago tayo. Pero nakakaawa dito yung mga aso. These are the same dogs na maaaring pumunta doon sa shelter. Or if not, ma-euthanize. Or if not, meron makagat na tao. Eto na yun. Dahil din sa kanya. And obviously, for him to be able to operate such a big breeding ground facility, puppy mill, kumikita tong taong to. Tapos meron pang mga kalapate. Lahat na lang ata, no? Alam nyo, isang bagay na masabi ko na malaking warning sign ay kung tayo na tao, hindi makakatira sa ganitong living condition, then it's not fit even for our best friends. It's not fit for any dog. Anak namin, mga pet.
Grabe, kawawa talaga yung mga aso. Ito, ay yung mga anak nila. Ipaanak tayo. Pwede lang magmura dito sa channel na to eh. Pahingi nga ng whiskey. Whiskey, tito lang. Hindi, nakakainis lang talaga to pinapanood natin. Kaya pala mayroong mga nagme-message sa akin privately eh. Hindi dapat ganun, ano? Alam ko, bagong panganak yon, pero dapat, oh God, daming mali. Hindi ko masabi. Pwede natin mabago to if we will not be supporting these kind of best practice or these kind of businesses, these kind of people. That's just how it is. That's how capitalism works. Diba? We improve on the products. We improve on the services. Pero dito, he poured in lots of capital. And now he's making so much more doing this bad practice. So isang buwan na lang daw yan, pwede na siguro ibenta. Pero yung sabihin, they never seen the light of day. God, the nerve of this guy. Sana meron authority na makapanood ng video na to, and then please do something about this. I'm doing my part creating this content. I would like to ask yung mga tao na makakapanood ng video na to, please share and educate kung sino man yung sa palagay natin yung mga tao na pwedeng makatulong, because this is horrendous. Yan. So yun na yung buhay ng aso. Just for breeding. So they can make money. Okay, I'm gonna skip this video. Maybe I don't need to check the other videos kasi halos parehas lang din naman yung ginagawa niya. Ang nag-iiba talaga is yung aso. And you have lots of views. If you check out the comments, let's try to check the comments kung tutusin. So, meron mga supporters, pero yun iba, mga troll. So, at least yung mga nagko-comment sa atin, mga totoong tao, which is yun din naman ang purpose namin. That's why we stayed in the industry for so long, is because we are real people. Okay, when you get in touch with us, you get honest answers. Pigil lang ako. Kailangan magpigil. So there you go. Ano masabi natin? Do you think this person is a puppy miller? Hindi niya kaya alam na puppy miller siya? Or alam niya? So, teka, isa-isayin natin. Puppies are unclean or unhealthy. Yes. Maaaring hindi vaccinated lahat ng mga puppies, or kung sila na lang yung nag-vaccinate, kasi I don't think any vet would want to go there and then vaccinate all the puppies. Baka sila na lang gumagawa nito. So check, possibly a puppy miller. Susunod din is hindi nila kayo papabisitahin doon sa bahay na yon, hindi natin alam, so that's a question mark. Pero chances are, kung ganun yung situation, baka hindi nila pakita sa inyo, so I'll just put it check mark din na maaaring puppy miller. Tapos, well, the puppies are, the parents are there. Nakita natin yung mga parents and yung puppies. Pero syempre, pag dinala na itong mga to doon sa pet store o sa pet shop niya, hindi nyo na makikita to. Hindi na makikita ng public ito. Yung mga nangyayari. So, tapos, ang daming mga aso na nandoon. Mayroon mga behavioral issues. Mayroon din, ang dami-daming breed ng aso at ang dami-daming breeder dog. So, puppy miller, check. And then, base sa ating listahan, pwede natin sabihin na puppy miller. Sa palagay nyo, puppy miller ba to? O hindi, paki-comment na lang sa comment section. Prove me wrong.
defend. If you can defend, please defend. Yung mga bumibili sa mga pet stores, nakakaawa naman kasi, alam nyo, I get that a lot. Nakakaawa naman kasi, kaya I saved them, I bought them para maiuwi ko siya at maalagaan ko. That's only one puppy. Ang daming puppies na nakita natin. And then, syempre, yung mga nanay, you're not saving them. Mag-anak lang ulit. So, it becomes a vicious cycle. And that's how it works. That's a sad reality of life. Alam ko, life is hard. Pero we don't need to make it any worse. Not for our fellow human beings and not for the animals. Alright. So, I guess, yun lang muna for this video. Please, share this video. We need your help so we can counter and we can expose more people doing these unlawful practices. Comment below what you think. All right, so I guess that's it. Si Serena nandoon, natutulog na. But anyway, till the next video, this is Dog Coach Francis. Keep healthy, keep safe, and don't forget to pet your dog.